mahal naming tagapakinig, narito ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang P.I. sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Ay, aray ko. Ay, kagawad, malaki ang sugat ko. Nawakwak, aray ko. Ay, ako rin, malaki ang sugat ko sa puwet. Aray, kailangan makapunta tayo agad sa ospital. Baka may rabis ang aso na yon. Si Munjeng Aling Siang, nasaan? Oo nga, nasaan na siya? Ay, nako. Kagawad, patay na siya. Ano? Munjeng, nasaan ka? Munjeng! Abreng, Pasing, Marino, nandun sila. Ulihin ninyo, dalawa, bisan niyo. Oo, nandun. Kinabahala sila nila. Ay, kinabahala. Alingin siya, ano pang ginagawa natin dito? Takbo na! Kagawad, huwag mo akong iwan. Hintayin mo ako, kagawad! Marino, ayaw, may tumatakbo, hamuhin mo! Oo! Hindi siya titigil! Parahin niyo sa likod! Oo! Delikado! Hindi na ako tatakbo! Magtatago na lang ako dito sa masukal na damuhan! Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan! Sa polis ka na lang magpaliwanag! Halika! Huwag kang magtatagang tulakas! Kapatayin kita! Ay nako! Nahuli nila si Bunje! Delikado ito! Baka pagkantahin nila yan at sasabihin ang plano namin! Madadamay na naman kami nito! Pagkawala muna ako gagawin na... Gusteng, wala akong kasalanan. I'm not guilty. Please, let me go. No, I will not let you go. Hanggat hindi ko nagsasabi ng totoo. Totoo naman ang sinasabi ko. Wala akong alam dyan. Hindi mo alam kung bakit ka nandun sa likod ng bahay nila, Kapitan? Oo, hindi ko alam. You also know the man. Oh, I do not believe you. Kaya, dadalhin ka namin sa pulis. No. Ikukulong ka at bubugbugin ka ng mga preso doon. Gusto mo? Ayaw ko. Huwag mo akong dalhin sa pulis. Huwag kagawad, please. Sa ospital mo akong dalhin. Baka may rabies yung aso na kumagal sa amin. Hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo, hindi kita dadalhin sa ospital. Kaya magsabi ka na ng totoo. Bakit ka nandun, ha? At sino yung mga kasama mo na nakagat ng aso? Kwan, sina kagawag asyong, kagawag adong at lulain siyang, pero nauna nakatabo si kagawag adong. Ha? Bakit? Ha? Bakit kayo pumunta doon? Ha? Bakit, Bunjeng? Wala! Nabuso kami! Wala! Napunta lang kami! Aba! May masama kayong balak, no? Ha? Sabihin mo sa akin kung ano yun, ha? Kundi papatayin kita kayo! Huwag kong patayin! Maawa ka sa akin! Hindi pa ako nakapag-asawa! Kung ayaw mong patayin kita, ha? Magsabi ka na ng totoo! Anong plano nyo, ha? Sabihin mo na, ha? Papatayin na kita! Sabihin ko na. Akwan, isinama kami ni Kagawag Asyong para sunugin ang bahay ni Kapitan! Ganun pala ang plano ng asyong na yon. Pwes, paulin natin siya sa pulis. At huwag niyo munang pakawalan si Bunjeng dahil siya ang pagsasalaysayin natin
ng naudlot na plano nila. Oo, Kap. Ang mga walang hiya, hindi na sila tumitigil. Pwes, hindi ko rin sila titigilan. Eh, sige, Kap. Eh, babalikan ko si Bunjeng. Baka makatakas yun. Ah, sige, Kagawad. Bantayan mo siyang maigi. Huwag hayaang makatakas. Ah, Kap, magkapi ka muna. Ay, salamat, Veronica. Ang sarap mo talaga. Ay, ang sarap ng tinimpla mong kape na para sa akin. Ay, Karyong! Nagtimpla ako ng kape mo. Eto, higupin mo na para mainitan yung kan mo. Masarap ito. Kagawad Gustay, inumin mo na yung kape na tinimpla ni Punyang. Sige na. Ha? Eh, pero Kap, tinimpla ni Punyang yan para sa iyo, hindi para sa akin. Inumin mo na, sige na. Para mainitan yung tiyan mo, inumin mo na. Ha, Kagaw? May kape na ako, Punyang. Sarap na. Wow, sarap ng kape ka, ito. Kagaw, mapapatunya kita. Ipahingi mo yung kape tinimpla ko. Tapos ibang kape ang hinihigop mo. Ang sakit naman yung ginagawa mo sa akin. Ay, Pineng, alam mo ba? Nahuli nila si Bunjeng. Eh, buti na lang kamo. Doon nakitulog pansamantala sila Rodolph at Veronica. At gising pa sila sa mga oras na yon. Kundi, nasunog na ang bahay nila, Kapitan. Ha? Bakit? Ano bang nangyari? Galit si Kagawad Asyong dahil hindi nabigyan ng ayuda ang mga inilista niya. At hindi siya pinaniwalaan ni Hepe nang nagsumbong. Kaya, dahil sa galit niya, gusto niyang kumante sa pamamagitan ng pagsunog na sa bahay nila, Kapitan. Ayun! Kinagat sila ng aso at nahuli nga ni Rodolph si Bunjing eh, at pinaamin siya ni Kagawad Gusteng kung ano ang pakay nila, bakit sila nandoon. Kung ganun, malas ni Kagawad Asyong. Oo! Pinatawagan nga si Hepe kanina. At ang sabi naman ni Hepe, aarestuhin na raw nila si Kagawad Asyong at ang mga kasamahan niya. Buti nga sa kanya, bakit kasi hindi na mamatay ang Kagawad Asyong na yon? Ang daming problema na ginagawa. Hindi tuloy makausad ang barangay natin dahil sa mga pinanggagawa niya. Ay, di bale. Sa pagkakataong ito, baka tatahimik na rin ang barangay natin. Gago talaga ang Kagawad na doon ngayon. Ang bilis niyang tumakbo. Hiniwan na tayo. Eh, oo nga, Kagawad. Napakabilis niya. Hindi siya nahabol ng aso. Kagawad, may pulis na dumating. Eh, baka kumanta na si Bunjeng. Magtago tayo, halingin siya. Hindi tayo dapat na mahuli ng mga pulis. Saan tayo magtatago, Kagawad? Bahala na. Magtatago ako sa ilalim ng aparador. Ay, doon na rin ako magtatago, Kagawad. Ayaw kong mahuli ng pulis. Sige, Sally, ka na. Magtago na tayo sa aparador. Bilis. Bubuksan natin ang aparador na ito. Kagawad Asyong! Pulis ka ba? Sumama ka sa amin ng matiwasay para hindi ka masaktan. Eh, huliin ka talaga ng pulis. Eh, delikado. Ha? Eh, bilang kami lang dando. Bawin ni Kalalangas. Papasokin namin ang bahay mo. Delikado. Huwag sana tayong makita dito sa loob ng aparador. Halika, isa! Sir. Dalawa! Tatlo! Pwede! Yes, sir. Yes, sir! Pasokin ang bahay! Yes, sir! Sino? Pasokin ang bahay! Thank you.
Huwag kang umuto at pigilan mo dahil mahuhuli tayo. Ay, masakit na ang balakang ko. Nakabalok mo na dito, kagawad. Hindi ko na yata kaya eh. Kaya din mo, mahuhuli tayo eh. Wala! Nahuli na ba nila sila kagawad Asyam? Bati si kagawad Adam? Hindi pa po, Kap. Eh, naunang nakatanas daw si kagawad Adam eh. Ha? Eh, nakatunog yata sila. Wala daw tao sa bahay nila. Eh, ganun ba? Oo. Eh, Sinsang, nahuli na ba nila? Ay, hindi rin, Kap. Siguradong nagtatago na sila. Eh, di ba nakagat sila ng asa? Oo, Kap. Malaki na magsugod nila. Eh, kung ganun, malas nila. Ha? Yung nakakagat na aso sa kanila, namatay na. Ha? Ang ibig sabihin, may rabies yan. Kagawad, namatay daw yung aso na nakagagat sa atin. Ibig sabihin, may rabies. Oh, delikado tayo. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay sa rabies. Lalabas na ako. Nandito kami! Tulungan niyo kami! Isugod niyo kami sa ospital! Ha? Kagawad! Veronica, nahuli na pala sila kagawad Asyong. Oo, nilinlang sila ni Kapitan. Kumagat naman sila kaagad. Ha? Nilinlang? Anong ibig mong sabihin? Eh, alam ni Kapitan na nagtatago sila sa loob ng bahay nila at ayaw talagang lumabas. Kaya pinarinigan sila na namatay yung aso na nakagat sa kanila. Ayun! Lumabas sila kaagad at nagpatulong na dadalhin daw sila sa ospital para mabakanwahan sila ng anti-rabies. Hinuli na sila ng pulis. Buti nga sa kanila. At alam mo, sususpindihin yata sila ni Kagawad Adong ng 3 buwan na walang honorarium. Buti nga sa kanila. Di tatahimik ng 3 buwan ang barangay hall. Oo, Pining. Ay, sa wakas, tatahimik na ang barangay hall at wala ring tututol sa magagandang plano ni Kap. Veronica, halika nga sandali. Ano yun, honey? Kapitan pala. Honey. Ay, Stekwan. Gumawa ka uli ng sulat para sa mga kagawad. Sabihin mo, may special session kami. Sige po, Kap. Gagawa na po ako ngayon din. Ang ganda talaga ng katawan ni Veronica. Siya ang nagpapabata sa damdamin, Kap. Eh, kung wala siya, baka matagal na akong namatay. Oh, Veronica, kailan kaya mamamatay si Punyang? Ay, Este, kailan kaya tayo lalaya? Kap! Este! Eh, ikaw pala, kagawad Gusteng. Anong problema? Eh, Kap, wala akong problema. Pero ikaw, parang meron yata. Anong ibig mong sabihin, kagawad Gusteng? Eh, Kap, yung mga kasama kong kagawad, may hinanakit sila sa iyo. May hinanakit sa akin? Bakit? Anong hinanakit nila? Ang dami nilang sinabi sa akin, Kap. Sige, kung ano man yung problema nila sa akin, may special session tayo bukas. Para malaman ko kung anong mga hinaing nila. Hindi ko alam na may reklamo na pala sila sa akin. Dapat sinabi nila sa akin para alam ko. Kung hindi mo sinabi, hindi ko alam yan ah. Kaya nga, Kape. Sige, bukas, special session natin. Para mapag-usapan ang anumang problema sa barangay.
kailangan makausap ko si Rudolph. May problema na pala ang mga kagawad ka. Hindi ko alam. Iutusan ko si Rudolph na kausapin isa't isa ang mga kagawad ka na nagtatampo sa akin. Nandito pa kaya si Rudolph? Sarap ng tubig. Si Veronica, naliligaw. At hindi sinara ang pinto ng banyo. Wow! Kitang-kita ko ang buong niyang katawan. Kailangan ibaling ko ang mata ko sa itaas. Wow! Nagihilot na siya. Umiinit ang buong kong katawan. Hindi ko na mapigilan. Matutokso na ako. Papasukin ko na sa banyo. Dadakmain ko na siya. Karyo, gacha! Ay, punyang! Ay, Juan! Wala! Nadalasal ako! Nakabuti na lang. Mabuti na lang at hindi ko pa nadakma. Kundi patay na naman ako. Ay, mga kasama, nagpatawag ako ng special session natin dahil alam ko na may problema tayo. Mabuti naman kung at alam mo, Kapitan! Ang una nating agenda ngayon ay tungkol sa PI. Tama yan, Kapitan! Ganon ginawa mo! Bakit ganon ang ginawa mo naman, Kapitan? Bakit ganon? Oo naman, Kapitan! Bakit ganon ang ginawa mo sa amin? Ano bang ginawa ka? Kap, ako na ang magpapaliwanag. Sige. Para malaman nila. Kasi may kadistrito daw sila na tinanggal sa listahan ng mga nakakatanggap ng ayuda na nakapirma sa ano, yung sinasabing PI. Dapat daw isinama sila. Kwan, ganito yan kasi. Kaya tinanggal sila. Dahil napag-alaman na ginagamit nila sa mali ang natatanggap nilang pera. Hindi pwede yan. Hindi pwede na. Dapat walang binawas. O, tama yan. Saan ba pupunta ang mga pera na dapat di matanggap nila? O, tama yan. Pinanghatian nila. Pinanghatian nila. Gusteng. Ha? At pati yung bago niyong CBO na bagong Mr. Malyo. Ganun ba? Kwan, hindi po. Wala akong balak na manglamang. Balik ka, Karyong. Ibalik muna sa listahan yung mga tinanggal mo na makakatanggap ng ayuda. Kung hindi, may kalalagyan ka. Okay. Isip-isip ka. Mag-isip ka kung gusto mo. Hindi. Namin iiwanan ka namin. Kakampi kaming lahat. May kagawad akong. Yan ang papalit na kapita. Patay. Mahal naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ating kwento na pinamagatang PI sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!